Ma'am, si ato dapat ti pandemic na nay nalaing ag diskarte aya. Ang ginagawa ko is nagsasabay na lahat habang naglalaba ako, nagpapamodule ako dahil sa may tip-test po nila. Tapos, ongoing din po ang aking pagluluto ng lunch. Actually, very late na naman po ang lunch namin, 2:30 na po. Pero okay lang kasi nagmerienda naman kami kanina. So yan, at the same time, talo-talo ti agigitan ng ubraek, mga mamsi. Yan ang pandemic nanay, may flexibility. Mga mamsi, done na ang summative test nila. Tapos namin, ang problemahin na lang namin is ang output. Ang output niya. Opo, ang output po. Tsaka yung mga dating module niya, marami pa siyang dinatapos. So, eto ang kanya mga output. Alam nyo, dapat maging resourceful din ang mamsi. Sinulat ko lahat yung mga binigay ni ma'am niya at yung mga natapos namin, kailangan may green. Yung mga green na yan, isun apo tinalpas me. Yan, kasama tiubrain yung mga mamsi tap na organize, aya. Yung check ko, tapos yung mga wala pang kulay, yun po yung hindi pa namin natatapos na output. Kasi magkaiba yung written kaysa, tsaka sa output. Ito yung mga output niya. Sa slogan, yan, siya ang gumawa niyan. Yan. Sa math, hindi ko alam kung tama itong math na itinuro ko. Graph po siya. Oh, ito pa, yung kan. Hindi pa pala niya tapos i-drawing ito, yung menstruation cycle ng isang babae, yan. Yan, hindi pa niya tapos yan. Kailangan ulitin niya yon. Saka itong AP, mga Kristyanismo. Yan. Dalawa siya, espada yung isa. Yan, mga yan ang output niya. Tsaka itong Hacienda San Luis, mag-drawing ng ano to, old house heritage ito. Yan. So, bukas naman po, sa output naman itutuloy namin kasi marami pa kaming dinatapos na output. Yung conversation pa sa English, tsaka yung artikulong na sumulat ng talata tungkol sa kung paano maiiwasan ang sakit ng COVID-19. Tatapusin namin yan bukas. Tsaka gagawa siya ng poster na nagpapakita ng pag-iingat sa sarili habang naglalaro. Gumawa rin ng maikling tula. O, okay lang yan. Gagawin to namin. O, so, ang hirap, di ba? Ang hirap maging pandemic nanay, di ba? Pagsasabayin lahat. So, magsasign off muna ako, mga mamsi. This is John Basubas, Agkawili, signing off. Thank you. Have a good day. At maganda po ang araw ngayon. Maganda po ang init. So, maglalaba muna ako. Pagpapatuloy ko muna. Bye-bye, mga mamsi. Love you all. Mga mamsi. Amuyo apo. Kasanungata dagitay ubingan. Nga awanti mangisuro kinyada. Awanti inang na. Halimbawa, yung nanay nila nasa ibang bansa. Sino ang magtuturo sa mga batang ito, lalo na sa mga ganito, yung mga summative exam, sino pong mag-guide sa kanila. So, ganun ang epekto ng pandemic na ito sa atin. Ano? Lalo na halimbawa, iniwan lang sa lola, ay yung lola naman syempre, ang natapos lang naman po niya is grade 2, grade 3, o paano po niya i-guide yung bata, di po ba? Pero ang mga nanay naman po, napaka-resourceful po, o yung mga lola, ganon. So, marami pong side effect ang pandemic na ito sa atin, ano? Lalo na po sa aming mga nanay. Hirap na hirap po kami, actually talaga. Halos hindi na namin nagagawa ang mga gawaing bahay. Yung the usual routine na paglaba, ganon, hindi na nagagawa. Kasi, eto, napupunta yung time namin, most of the time, dito sa module. Hindi naman pwedeng sasagot na lang sila. Kailangan ipaliwanag mo. So, ang nangyayari po is, hindi nyo ba naaano mga mamsi, parang nag-aaral ulit tayo, parang bumabalik tayo ulit sa elementary, or sa high school, or sa college, ganun. Parang nagre-refresh yung mind natin. Maganda naman sa part natin kasi nare-refresh yung ating pinag-aralan. Ano. Kagaya sa akin, yung math po, Diyos ko, wala akong alam sa math. I mean, yung mga basic lang po ang alam ko, yung mga komplikado, wala na, hindi na ako gaanong familiar doon. Kaya ang ginagawa lang namin,
sa YouTube na lang po. Ganun.